gusto ko lang po talaga is dagdagan niya talaga yung sustento niya para sa mga anak namin. Ilan po yung mga anak niyo, ma'am? Tatlo po. Ilan po yung binibigay niyang sustento para sa mga bata? Mm. In one month po, 3,000 lang yung binibigay niya. 3,000 para sa bata? So parang 1,000 per child? Opo. One month po yun? Opo. Since ano po yun, nung naghiwalay po kami. Kailan po kayo naghiwalay? January 2018 po yun. Tapos after 6 months po siya nagbigay. Sabi niyo meron na siyang iba? Hindi niya po inaamin sa akin, pero meron po. At meron siyang baby? Meron din po. Patrolman, andito po si Mrs. Gusto na po kayo makausap, sir. Madam, kausapin mo na si Patrolman. Sabi ko naman sa'yo, kulang yung Hindi ba nakayusap naman ako sa iyo? Dalawang beses ko na aksidente ah. Labas na naman ako dun sa mga pangyayari sa iyong buhay. Hindi na nga ako nag-ahabol dun sa mga bata, tapos kikipitin mo pa ako. Maawa ka naman. Ako yung hirap din naman, hindi ko nga nakakasama yung bata eh. Hindi naman kita pinagbawalan, di ba? Kasi ayaw mo puntahan. Ako naman, nakiusap lang ako sa isang beses. Hindi ka nagbigay noong January kasi sabi mo meron kang gastusin na ano, may mga reason ka. Pumayag ako, pero nitong hindi ano... Hindi ko MRI ako, magkano yung inabot ng MRI ko? 24,000 yun ah, dalawang tuhod, 12,000 ang isang tuhod. Oh, wala pa din yung medication. Sir, makasingit lang sir ah. Hindi kaya karma yung nangyari sa'yo, sir? Hindi. Nauna naman po, sir, yung ano po eh. Yung pong problema ko po sa tuhod eh. Nung na-operahan po siya, sinabay niya din po yung pangbababae niya. Nagkaroon kami ng problema ng kanyang mother. Simula po nun, doon ko po nalaman na meron din pala siyang babae. So anong gusto mong mangyari? Kausapin mo si sir. Sabi ko nga sa'yo, kulang nga yung sustento na binibigay mo para sa mga bata. Gusto ko sana na dagdagan mo yung sustento. Kung kakayanin mo kahit 15,000. Therapy, wala po akong ganung kalaking halaga. Hindi ako may kialam pagdating sa usapin ng pera na kayo po ay nagtatawaran. Labas ako dyan. Pero sir, gusto ko masabi ko sa iyo at kay madam, dumoble na po ang sweldo ng mga police, di po ba? Yes po. So, kung dumoble ng sweldo ng mga police, eh sana po itong 3,000 a month for 3 children, eh mahihaya ka naman sir, dapat taas-taasan mo na rin. Sa ngayon po, ang mga patrolman is 29,000 pataas ang sweldo. Opo, sir. Ang binibigay mo lang kay Mrs., 3,000. Hindi ba nakakaya yun, sir? Opo, alam ko naman po yun. Kasi, sir, pag hindi mo ituparin yung gusto ni madam, anong mangyari? Patatanggal ko po siya at pakukulong ko po. So, sir, mamimili ka lang doon sa dalawa. Ibibigay mo yung 15,000 na sustento para sa tatlong bata na sinabi ni madam, or ikaw po'y matatanggal sa serbisyo dahil isusumbong po namin ito kay PNP Chief sa kataas-taasan at ipakukulong ka po niya dahil meron ka pong baby sa ibang babae. Mamili ka, sir, doon sa dalawa. Pwede po ba ako makiusap po sa kanya? Oh, sige, usap kayo ulit. Anong gusto mong ipakiusap sa akin? Hindi ko naman kaya yung baka naman pwedeng ano ko. Bigyan mo naman ako ng konting ano. Kung hindi ako dumaan dito, hindi ka magkakaganyan kasi lagi mo na lang ako parang ikaw yung galit lagi sa akin. Tagal nyo naman tayong hiwalay. Oo nga, hiwalay nga. Pero yung sustento para sa mga bata yung hinahabol ko, hindi naman ikaw eh. Mag-decide ka na sir kasi nainip na ako. Sustento o serbisyong sibak? Nagsusustento naman po ako. Dalagdagan ko po yun. Hindi po kayo mag-usap po muna kami ng personal po. Oh, sige. Sabi ko kanina, pagdating kasi sa tawaran sa pera, hindi talaga kami makialam dyan. Bahala kayong dalawa. Pero kailangan masatisfy si Mrs. Maging happy siya. Kung hindi happy si Mrs., yari ka. Right? Okay, magandang tanghali, sir, ha? Bahala na ho kayo kung anong mapag-usapan nyo. Basta gusto ko, satisfied ka. Pag hindi, diretso tayo sa kamkrami. Okay? Apa. Kasalukuyan po tayo nasa Calamba Police Station upang samahan po si Mrs. Soriano para po makausap ang kanyang asawa sa kadahilan ng hindi po nagsusustento sa kanilang tatlong anak. Sige ma'am, pasok na po tayo. Sige. So ngayon alam ko na yung total talaga ng salary mo. Nag-demand ako sa'yo ng 15. Siyempre, hindi ko expect na ganyang kalaki yung loan mo. Hindi ko rin expect na maglo-loan ka pa ulit. Wala ka kasing sinasabi sa akin. Siyempre, kahit papano, mayroon pa rin akong karapatan na malaman yun. Dahil mag-asawa pa rin tayo sa papel. Kahit hiwalay na tayo. Gusto ko nga yung madagdagan mo yung sustento para sa mga bata. Okay lang sana sa iyo, pansamantala. Kalahati lang muna kasi kailangan ko rin naman ng panggastos pang araw-araw yung pagpunta dito sa trabaho. Yung kotse na sinasabi mo, ibebenta ko na lang. Tapos kung okay lang sa iyo, tighap tayo. Magkano po ba yung kotse, sir, pag na-event? Nabili ko po yun ito, 266 po eh.
Siyempre po, bababa na po yung value nun. Ma'am, okay po ba sa inyo yun, ma'am, na ibebenta po na lang na yung kotse, tas hati po kayo sa pagbebentahan? Wala naman kasi akong choice na ano, kasi wala naman siyang ibang pagkukunan. Paano naman po pag halimbawa na every ano, may 13-month pay at ano ang may natatanggap ang mga police? Pagka po halimbawa pong may dumating po na ganun, edi magbibigay po ako. Magkano po yung maipapangako yung maibibigay po kay Mrs.? Ganun din po. Kalahati din po. Ma'am, okay lang po sa inyo, kalahati po ng 13th month pay ni sir. Okay po. Tanong ko lang po, wala na po ba kayong balak na magbalikan pa? Meron pa po bang nararamdaman para kay sir? Bilang asawa, hindi naman talaga nawawala yung pagmamahal mo sa asawa mo. Hindi ko alam kung paano ko i-express yung feelings ko sa kanya. Kasi may pamilya na kasi siya eh. May another family na siya. May another family po ba kayo sir? Totoo parang, po ba eh? Wala po. Wala daw po ma'am. Dati pa po yun, pero wala na po. Pero nagkaroon po kayo sir? Karoon po. Pero ngayon sir, putol na po talaga yung ugnayan ninyo ng babae. Wala na po. Yung message niyo po kay ma'am? Sensya ka na kung nakagawa ako ng napakalaking pagkakamali sa atin. Kada araw, hindi nawala sa isip ko yung mga bata. Dahil malaki rin naman ang hirap ko sa pag-aalaga dyan. Hindi ko sila pinagdadamot sa'yo. Gusto ko lang maging mabuting ama ka para sa mga bata. Kahit na hiwalay tayo, okay naman sa akin eh. Gusto ko lang makita nila may ama din sila. Hindi ako porket na humingi ng tulong kay Sir Tulpo dahil gusto kitang gantihan or ano. Gusto ko lang maging ano, patas, maging tama yung sustento mo para sa mga bata. Napangako ko naman po na ano, kung ano man po yung napag-usapan sa ano po, ibibigay ko naman po. Hindi ko naman po itinatanggi yung ano ko eh, yung obligasyon ko sa mga bata. Sinumpa ang salaysay. Ako si Janel Soriano. Ipumapayag na hati kami sa sweldo at lahat ng matatanggap niya tulad ng 13th month pay at mid-year bonus maging sa pagbebenta ng sasakyan niya ay aming paghahatian. Maari din niyang dalawin ang kanyang mga anak. Sobrang nagpapasalamat po kay Idol Rapi kasi po natugunan niya po yung tulong na dinain ko po sa kanya. At yun po, naging maayos naman po yung aming pagkakasundo ng dati ko pong asawa. Ito na po yung katibayan namin na magsusustento na po siya ng tama at magiging mabuti na po siyang ama sa kanyang mga anak.